Magandang araw po sa ating lahat. Muli po, ako po si Randy Noblesa mura sa Marinduque State College. Binabati ko ang mga kasamahan natin sa Rehiyong Mimaropa, sa Sofronyo, Espanyola, sa Galawigan ng Palawan. So kung umabot kayo sa yugto na to ay talagang pagbati kahit nasa panahon tayo ng pandemya at dumaan pang bagyong Julina at meron pang kasunod na bagyong Kiko ay tuloy-tuloy lamang tayo sa atin na ginagawang pagmamapa para sa pamana at kultura. So konting throwback lang kung ano yung ginawa natin noong unang araw at kung ano yung bahagi natin para matapos natin ng maayos ang atin na ginawang pagsasanay sa loob ng 5 araw simula noong Lunes. So tatapusin din natin ito ngayon araw ng Biyernes, pero diyan tayo magsisimula sa pangangalap ng datos kahit tapos na ang 5 araw ng pagsasanay na ito. So hayaan niyo ako na balikan kung ano natin inabutan simula noong ika-6 ng Setyembre. So noong nakaraan na Lunes, so natalakay na ni Ma'am PG ang unang module tungkol sa kung ano ang kultura at kung ano ang pamana. So ayon sa ating Saligang Batas no 1987 at maging sa ating RA 10066 so National Heritage Act of 2009. So ang binahagi ko naman sa aking parte ay ang ikalwa, pangatlo at ikaapat na module. So maiksi lang ito mga module na ito at pinagsama-sama na rin natin. So isang pasada na lamang. So yung module 2 ay tungkol sa mga malangkas o framework kung paano isasagawa ang cultural mapping. So umiram tayo ng ilang mga ideya galing sa ating mga mentor at mga naging tagapagsanay. Magkakabatch pa kami ni na Sir Louie at ni Ma'am PG. So yung pangatlong module naman ay tugon doon sa tanong na bakit nagmamapa o bakit mahalaga ang pagmamapa. So pinakita ko din yung material ni Sir Eric Cerudo at napanood nyo din yung ilang bahagi ng panayam kay Ma'am Boots Herrera sa aming pagsasanay na Museum Management Training ng Museo Cordillera. So nakita nyo kung bakit mahalaga yung pagmamapa ng sarili nating pamana para ito ay mapanatili para sa susunod na henerasyon. So hindi ko na tatalakayan yung iba pang detalye. So pinaalala ko lang kung ano yung una natin ginawa noong unang araw. So dumaan na tayo doon sa pangalwa, pangatlo at pang-apat na araw kung saan tinalakay yung iba pang mga domain ng pamana o ng kultura. So nandiyan ang mga pamanang hindi natitinag na tinalakay ni Ma'am PG, pero bago yun, tinalakay din ni Sir Louis yun, mga likas naman na pamana o natural heritage. So si Sir Louis din yung nag-talakay tungkol sa mga maliban sa likas na pamana, ay siya din ang nag-padaloy ng tungkol naman sa pamanang natitinag o movable heritage. At sa bahagi naman ni Ma'am PG, siya naman ang nagtalakay tungkol naman sa intangible cultural heritage o pamanang higit pa sa nasasalat. So madali lang naman tandaan. So kung merong 5 araw, yung 4 doon ay yung sa unang araw ng mga module natin. Tapos yung 4 na kasunod ay tungkol sa likas na pamana,
sa pamanang hindi natitinag, sa pamanang natitinag, at sa pamanang higit pa sa nasasala. So ngayon, dito na tayo sa huling araw at ang tatalakayin ko ay tungkol sa Module 9. So ito ay tungkol sa mga mahalagang mga personalidad at mahalagang mga institusyon. So significant personalities at institutions. So pinagsama na yan at ang pangsampu at huling module ay tungkol sa LGU. So yan ang iiwanan natin kina Ma'am Joy na malugod tayong tinanggap at papagpatuloy natin ito kahit sa chat na lang at sa GC. Sige. Kung meron tayong mga katanungan ay maaari natin itong gawin ngayon o pwede nyo naman munang ilista at itabi at pagkatapos ay subukan natin sagutan. Sige. So punta naman tayo dun sa mga slides natin. So tungkol sa pagmamapa ng mga mahalaga mga personalidad at mga institution. So mapping prominent personalities and cultural institutions. So ito po yung module 9 at tuloy-tuloy na tayo doon sa huling module tungkol sa pagmamapa naman ng mga lokal na pamahalaan at kung ano yung kanilang mga programa, aktibidad at mga proyekto tungkol sa kultura at pamana. So una muna ang tanong, bakit kinukonsidera o bakit hindi kinukonsidera na mahalagang ari-ari ang pangkultura, yung mga personality at institution? So are they considered significant cultural properties? Natatandaan nyo, nabanggit natin yung PRECAP o yung Philippine Registry of Cultural Properties. So kung hindi natin napasadahan lahat ng form ay dahil gagawin nyo pa rin yun sa susunod pag kayo ay kumuha na ng mga module para sa Seal of Local at Good Governance, SGLG. So meron doon para sa built heritage o pamanang hindi natitinag, meron para sa movable o para sa pamanang natitinag, at para sa pangatlong form naman ay para sa pamanang higit pa sa nasasalat. Pero wala doon personalities, wala doon institution, at wala din ang likas na pamana. So saan sila kasama? So hindi sila kasama sa PRECAP, pero kasama sila sa CMAP o Cultural Mapping na Project. So hindi naman pwedeng ariin yung mga tao tsaka yung mga institusyon. So may-ari niyan ay bayan. So yung mga tao, pwedeng patay, pwedeng buhay. At syempre yung pinipili natin dito yung may mahalagang ambag sa sining at kultura ng ating bayan. So ganun ang hinanap natin sa prominent personalities at cultural institutions. So meron parallel o pagkakahalintulad, pwede natin ihambing yung mga personalidad at mga institution. So isa pang tanong ay bakit sila mahalaga o essential o substantial, o bakit din ambag nila itinuturing na essential o substantial? So nakatulong ba sila sa pamayanan sa ating komunidad? Nakatulong ba yung mga personalidad na ito at institusyon na to sa ating bayan ng Sopronio Española? O nakapag-ambag din sila sa pagsasalin o pagbabahagi ng protection para sa mga pamana? So nakatulong ba sila sa safeguarding ng cultural heritage o sa transmission o paglilipat o pagsasali ng pamana? So kung ang sagot natin dyan ay oo, okay, yan ay kasama sa prominent personalities at cultural institutions. So kagaya ng mga form na sinagutan natin para sa built heritage, para sa movable heritage, para sa natural heritage o para sa intangible cultural heritage, ay may pagkakahalintulad din yung mga form na yun. So kung meron tayong limang araw na pagsasanay, ganun din yung mga bahagi ng mga form na para sa form number
5 sa personalities at form number 6 para sa cultural institutions. At mamaya, yung form number 7 ay para sa LGU programs, activities, at project. So kung merong pagkilala sa mga personality, mainam yan. Kung nakakapagbigay sila inspirasyon sa bayan, maganda. At kung tayo ay napaproud at nagbibigay sa atin ng karangalan na tayo ay taga Sopronio Española, yun ang the best na pwede natin na mapili sa prominent personalities at cultural institutions. So sa prominent personalities, ano ba yung mga larangan o field na pwede natin makuha? So sila ba ay lokal na bayani o bayaning babae? So local hero o heroine? So hindi lang ito pang lalaki kundi para din sa mga babae. So sila ba ay mga opisyal ng gobyerno pero may konting caveat o konting paalaala dito. So pag sinama nyo yung isa dito, lahat ay isasama nyo. So pag sinama nyo halimbawa ang isang konsehal, lahat ng konsehal kasama. Kung kasama ang isang kagawad, lahat ay kasama. Kasi magtatanong yan sa community validation, bakit hindi ito kasama o bakit hindi siya kasama. So para hindi tayo maiwan sa community validation, ay piliin natin mabuti na hindi tayo ma-question. So maaari din mga rank and file na mga empleyado. Ngayong Setyembre, nagdiriwang tayo ng buwan ng Servicio Civil. So nagsimula yan noong 1900, kaya ngayon ay 121 years na ang civil service dito sa bansa natin. So ang tawag sa kanya mga lingkod, bayani. So maaari din naman na naglingkod sila, hindi dito sa ating pamahalaan, kundi sa ibang lugar kung sila ay mga diplomat. So kagaya ng nangyayari ngayon sa ibang bansa, kagaya ng Afghanistan. So meron tayong mga diplomat doon para sila makipag-areglo sa mga Taliban at sa ibang mga ahensya ng gobyerno maliban sa gobyerno natin. So maaari din yung mga educators at mga scientists. May mga kasama tayo dito na galing sa mga premiadong institusyon, sa mga universidad, sa mga pamantasan, kahit sa secondary at saka sa primaryang paaralan. So sila ay mga guro natin. So sa darating na Oktubre naman ay tayo magdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga guro. At ngayon, buwan, September 5 hanggang October 5 ay buwan din ng pagkatuto, literacy. At syempre, ang nagtuturo sa atin para maging literate ay yung ating mga guro. So kasama din dito sa prominent personalities yung mga artists natin at yung ating mga manggagawa sa kultura o cultural workers. So naalala ko lang sa paliwanag ni Marian Pastor Roses, recent lang daw na ginamit yung sining para tumukoy sa art. At yung gumagawa ng sining o yung lumilika ng sining na artist, lalong wala tayong tawag. So kung wala tayong tawag sa art at wala din tayong tawag sa artist, baka meron naman na gumagawa na lang ng art kahit hindi tinatawag na artist. Isali din natin sila kung kinakailangan. At ganun din yung natin mga manggagawa sa kultura. So ngayon ay marami nawala ng trabaho pero marami pa rin nagtatrabaho sa kultura. So kasama din sila. So recent lang natin tinalakay yung intangible cultural heritage. So kung meron tayong mga culture bearer doon at meron tayong mga gumagawa ng crafts, so baka dito sila kasama sa artisans o cultural master. So sabi nga ay master craftsman. So maliban sa mga taong gobyerno, meron din mga prominente na iba ang trabaho, mga profesional, mga doktor, mga abogado, mga militar. So iba yung kanilang profesyon pero prominente o yung kilala ng lahat. At kasama dyan, nabanggit natin militar, ito yung mga sundalo.
yung mga naipag sa palaran sa ngalan ng bayan natin. So meron din siguro mga nagtatrabaho sa media, yung mga nasa radyo o nasa telebisyon, at ngayon pati yung mga mas makabago siguro na anyo ng media, katulad ng social media, di ba, pa mga interactive na media. At syempre, katatapos lang ng Olympics 2020 sa Tokyo, Japan. So plus one. So ngayon ay katatapos din lang ng Paralympics. So yung mga atleta natin at yung mga sumasali sa palakasan. At kung meron pang iba na hindi kabilang dito, kagaya ng lahat ng form na sinugutan nyo, meron yung palaging others. So kung wala doon sa choices, eh di meron naman iba pa o others. So para naman sa cultural institutions, parang itatranslate lang natin yung pinakita kanina kung saan sila nagtatrabaho, kung saan ang kanilang workspace. So katulad yan, meron tayong mga silid aklatan. So darating na Oktubre, ay pagdiriwang ang buwan ng mga museo, kasama dyan yung mga silid aklatan at mga serbisyong pang impormasyon. So mahalaga yan, kahit saradong eskwelahan, sarado physical ang mga silid aklatan, pero may mga electronic na library. At syempre, hindi naman habang buhay ang pandemya, so pinaghahandaan din natin at ilulunsad ngayong Setyembre yung book nook. So parang library din yan, pero kailangan ay mas matagal at hindi lang recent din natin mga institution. So kagaya ng mga pamantayan natin ay tutukoyin din natin kung gaano katagal na o gaano katanda na yung mga institution. Pero kung hindi man ganun katagal, basta kinikilala ng komunidad. So hindi naman lahat ng bayan ay may museo. Halimbawa sa Marinduque, ang museo sa Marinduque ay hati pa ng Romblon. So national museum siya, pero area museum ng pareho lalawigan ng Romblon at ng Marinduque. So hindi ko alam kung sa Sofronio Espanyol ay mayroong museo, o sa Puerto Princesa o doon lang sa kabisera ng Palawan meron. Pero baka naman. So alamin natin. So, natitiyak ko meron tayong mga paaralan at mga mataas na paaralan, o kung hindi man ay pamantasan. So, baka merong primary o may mga central o Gabaldon schools. So, DepEd schools, so kasama yan. O yung iba na daycare, o yung mga mas matagal na, yung mga panahon pa ng mga ninuno natin. So, tiyak ako na meron din yan. At kung nakatapos sila dyan, ay di aapak sila sa mas mataas na antas katulad ng kolehiyo. So meron din mga pamantasan kagaya ng ating paaralan sa Marinduque. So dati Marinduque State College siya, ngayon ay magiging Marinduque State University na. So yun ating mga paaralan ay nagiging institute na o nagiging college para maging university. At maliban sa mga paaralan at mga pamantasan, meron din mga alternative learning ng mga institution. So yung mga hindi na pag-aral sa formal o sa actual na paaralan, meron tayong mga ALS o alternative learning na schools o institutions. So kung meron mga artist, ay meron din mga gallery at mga asosasyon. Halimbawa ay sa Baguio, kung saan kabilang si Ben Cab, pambansang alagad na sining para sa sining visual. So merong Ben Cab Museum, pero si Ben Cab, si Benedicto Cabrera, ay may kinabibilangan din na asosasyon o grupo. Kagaya din ng pambansang alagad sa sining para sa pelikula, si Kidlat Tahimik, meron din siyang grupo, pareha sila ng grupo, Baguio Arts Guild. So baka meron din mga kilalang pamilya o angkan o grupo. So yung mga kilalang mga pamilya, yung mga prominente na mga pamilya. So hindi lang individual, hindi lang isang tao, kundi institusyon. Yung mga umuwi pag may okasyon dahil merong reunion, yung mga malalaki, baka may naitulong din sila para sa sining at sa kultura at
para sa pamana. So baka din meron mga panlipunang kilusan o social movement. So baka meron mga grupo na mga kababaihan. So baka meron women's club dyan, may periculture center. So meron panahon na malakas yung mga grupo. So baka meron yung mga rural group, yung mga 4-H club, yung mga kooperatiba na nagsusulong ng kanilang mga sektor. So meron silang kilusan o social movement. At kagaya noon personality sa institution, meron din others. So hindi naman others na ibang tao, kundi others na hindi lang kabilang dun sa option. So kagaya ng nabanggit natin kanina, may pagkakapareho din naman yung mga form. So panglimang araw na natin to. So noong unang araw, kung hindi pa natin memorize, baka ngayon naman ay mas familiar na tayo dun sa mga data sets o data fields. So meron pa rin yan na una, meron background information, meron pa rin yan description, pero para sa personalities tsaka sa institution, meron lang ilang detalye na magbabago. So meron biodata at meron mga mission at vision yung mga institution, logo at iba pang mga detalye. So meron din siyang stories associated, pero yun yan, nagbago lang din ng anyo. At syempre meron ding significance kung bakit sila mahalaga o bakit kasama sila sa prominent personalities o sa cultural institutions. At syempre panghuli ay meron din yung conservation status. So pasadaan lang natin kung ano yung mga hinihingi para sa unang bahagi ng ating form. So kung meron na po kayong kopya ng form 5 para sa personalities, ilabas nyo na po. Ito po yung pagkakataon para makita kung ano nakalagay. At kung meron po kayong katanungan, eh pwede po natin ibato at ibigay. Patulong po tayo kay Ma'am Joy at sa mga kasamahan natin sa cultural mapping. So yung background information, tinatanong kung kailan ang petsa ng kapanganakan. Kung buhay po, eh, may petsa ng kapanganakan yan, pero huwag naman natin lagyan ng petsa ng kamatayan. Kaya nakalagay po dyan ay if applicable. Pero kung siya po ay yumauna, ilagay po natin date of birth. So huwag na naman natin kalimutan ng kanyang birthday. So ilagay din po natin o tukuyin kung saan po siya prominente. Anong larangan? Sa arts ba? Sa crafts? Sa palakasan, sa agham, politika, reliyon, history, o kasaysayan, o iba pa. So, tanong, pwede ba yung mga kanina, tinanong natin kung okay lang ba napatay na, okay lang. Kung buhay, okay din lang, pero baka magkameron tayo ng concern tsaka issue dyan kasi pwede i-contest. Kasi kung patay na, hindi na natin yan matatanong. Saka hindi na natin pwedeng baguhin yung mga detalye. So yun na talaga yun, as is, where is. Pero yung birthplace, kung dyan siya pinanganak, pero nasa ibang lugar na, pwede din yun. O kaya naman, kung hindi talaga siya taga Riyan, pero kinikilala siya ng mga tao sa komunidad, good din yun. Halimbawa, si Francisco Baltasar, so alam natin, taga Bulacan siya. May lugar sa Bulacan na pinangalan kasunod niya, kaya mayroon balagtas. Kaya nakapangasawa siya sa Orion, Bataan. Kaya yung kanyang mga pinakaproduktibong taon ay doon niya ginugol, doon niya naisulat yung kanyang mga akdang pampanitikan. Kaya kinikilala din siya ng Bataan at ng Bulacan din pareho. So kung buhay pa, may present address din yan. Pero syempre kung patay na, huwag niyo na mailagay na sa cemetery yung kanyang address. So para lang ito sa mga buhay at patuloy pa rin sa paggawa para sa kultura at sini. At syempre, edad o ilang taon. So, pagkatapos niyan, ay imbis na description, ang katumbas na niyan ay biography. So, talambuhay. Ilista din natin kung ano yung kanyang mga natanggap na karangalan o kung meron siya na iambag sa komunidad at iba pang mga pagkilala.
at kung kailan ito ginawa. So merong bahagi dito sa form na to, nilalagay natin yun. Pinakang appendix, yung mga sertipiko, mga plaque o trophy o kung ano man na pagsuporta o pruweba tungkol dito sa biography. So wala na rin pong stories associated, diretso na po tayo sa significance. So para yung biography, sinasakop na niya pareho yung description tsaka yung associated stories. So para sa significance, hindi po yan nagbabago. Nadyan pa rin po yun apat na napag-usapan natin nung unang araw, kung sa ba ay political o social, historical, aesthetic. So kung meron din scientific, ay di walang problema. At spiritual. So paliwanag lang natin. At muli, paalala, unahin po natin kung ano po yung pinakamahalaga at yung sumunod. At ihuli natin yun, hindi masyadong mahalaga pero mahalaga pa rin. Significance po ito. So panghuli, wala na po siyang conservation status at references na lang po ang kasama. Kaya lang karagdagan po nito ay meron pong attachment o mga appendix. So kasama po dyan yung list of works and achievements saka iba pang mga reference at iba pang dagdag na impormasyon. So mukhang madali lang naman sundan kung nagawa po natin ibang forms ng ICH, ng natural, ng movable at ng immovable. Natapos po natin yun. Ngayon pong araw na to ay ililista lang po natin at sa data gathering po natin yan tatapusin. So kung napag-usapan po yung dataset para sa prominent personalities, tuloy na po natin sa dataset para sa cultural institutions. So para dito, kagaya kanina, kung may pangalan yung tao, may pangalan din yung institution. So kung mayroong background information, may background information din po yung cultural institution, kung saan lugar o kung anong bayan o anong syudad, kung anong lalawigan, at kung ano po eksaktong address. At malamang ito po ay mayroong opisina o tanggapan. So ilagay po natin. Huwag na po yung mga longitude at latitude, yung mga degrees, hours, minutes, seconds, yun lang pong street address. Yung pag pinuntahan po natin ay meron naman po tayong aabutan. At mga litrato, mga larawan, pwedeng bago, pwedeng luma. So nakalagay po dito yung harapan ng structure. So pati logo ng institusyon. At kung anong ibig pong sabihin ito. So pwede po natin yan hilingin sa institusyon. So magpaalam lang po tayo kagaya nung una po natin na pag-usapan tungkol sa ethics tsaka sa protocol natin. So kung kanina po ay merong anong field o larang prominente yung tao, dito naman ay meron naman type of cultural institution. Sabay silid aklatan, museo,